Kahit tayo ay isang ordinaryong Pilipino or ordinaryong mamamayan, ay pwede tayong makapag-invest at maging shareholder ng iba't ibang foreign companies. Kaya panoorin mo ang video nito until the end. Hello guys! Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Kabayan, kamusta? Welcome back! At in this video, isi-share ko naman sa inyo yung aking experience kung paano ako nakapag-invest at naging shareholder ng iba't ibang foreign companies kahit ako ay isang ordinaryong mamamayan lang. At ang isa pa ay kahit 1,000 pesos lang ay pwede ka na rin makapag-start nito. So ayun, may mga videos na rin ako na i-upload about dito. Siguro naman yung iba, lalo na sa aking mga tagapanood, ay alam nyo na rin yung aking ginagamit na application. So, gamit ko ang aking GCash account at nakapag-activate ako ng aking GInvest. So, si GCash at saka si Atram na investment company ay naging partner, kaya meron tayong GInvest. For as low as 1,000 pesos, pwede tayo makapag-invest at makapag buy ng share sa mga global UITF or mutual fund. So, ang una kong binili dyan is yung global technology feeder fund. So, sa ngayon ay investor na tayo ng Microsoft, Apple, Samsung at saka Alphabet. So, yan yung technology companies ng foreign technology companies na naka-invest si Global Feeder Fund dito sa Atram GInvest. So as of January 29, 2021, yan yung mga companies na naka-invest yung fund na yan. So para sa mga baguhan sa GInvest, GCash GInvest, so ito po yung aking ginamit at yan yung una kong binili para maging partners or maging shareholder ng iba't ibang companies abroad. So, kahit tayo ay simpleng mamamayan lang, ay pwede tayong maging investor at maging shareholder ng mga malalaking kumpanya sa ibang bansa. Katulad ng mga nabanggit ko kanina, yung apat na yon, Microsoft, Apple, Samsung at saka yung Alphabet na yon, yun po ay mga international companies. More on technology companies po yon abroad. At tulad ng sabi ko ay sa halagang 1,000 ay pwede na tayo makapag-start. Yun yung initial deposit natin at 1,000 din naman yung additional investment. So ipapakita ko sa inyo yung ating screen record kung paano tayo makapag-invest dito. At sana ay makatulong ang video na ito sa inyo, lalo na sa mga nag-uumpisa din. Kasi ito pong GInvest ay isa sa mga pwedeng i-recommend, lalo na sa mga kagaya kong baguhan or beginner sa pag-i-invest. At wala pa tayong time na mag-invest sa stock market, direct sa stock market. So, punta muna tayo sa UITF or mutual fund para sila na mismo yung mag-manage ng ating pera. So, tayo, maghihintay na lang tayo kung kailan lalago yung ating pera. Pero be careful, disclaimer lang po. At paalala sa ating mga kababayan na kailangan bago ka mag-invest ay kailangan maintindihan mo muna yung mga investment na papasukin mo. So mag-search ka about mutual fund, about stock market, ganyan. At manood ka ng mga videos na kagaya nito. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. So tara na guys, mag-screen record na tayo. So, nandito po tayo sa ating GCash account. Nakapag-login na ako at ito yung aking dashboard. So, kung wala pa kayong GCash, meron po akong mga videos kung paano ka makapag-open at makapag-cash in ng iyong GCash account. So, sa ngayon po, ipapakita ko yung aking GInvest. So, dito, punta tayo sa show more at i-click natin yan para makita natin yung GInvest. Yan, i-click natin yung GInvest. And kung mapapansin nyo, meron na akong investment dito na market value niya is 1,120.14 kasi nga nakapag-invest na ako sa Atram Global Technology Feeder Fund. So, dyan po ako napag-invest sa mga Microsoft, Samsung, Alphabet at saka sa Apple companies. So, foreign companies siya. I-view natin itong investment products.
So, bago nyo magamit yung itong G-Invest, kailangan nyo munang mag-activate. I-activate mo itong G-Invest account mo. So, kung hindi ka pa nakapag-activate ng iyong G-Invest, meron din po akong video nyan about how to activate G-Invest account. So, pwede nyo pong panoorin yung mga videos after ng video na ito. So, ito po yung pinili ko para ako ay makapag-invest sa Microsoft, sa Apple, sa Alphabet at saka sa Samsung. So, i-click natin itong View Details. So, kung mapapansin mo, meron ako ditong market value of investment na 1,018.66. So, ang initial investment ko lang po dyan is 1,000. So, sa ngayon, kumita na ako ng 18.66 pesos. So, sa ngayon, wala akong nakapending na mga sell, buy at saka sell orders kasi hindi pa naman ako nagbabuy and sell. At sa nga pala, kailangan po na ang iyong risk rating ay maging aggressive or moderately aggressive para maka-invest ka sa mga equity funds na kagaya na ito. So dito, yung makikita mo yung fund description niya, ayan, fund picks, Microsoft, Apple, Alphabet, Samsung as of January 29, 2021, kagaya yung sinabi ko kanina. The fund invests entirely in equities of technology companies. This is a global feeder fund from foreign companies. So, for as low as 1,000 pesos nga, pwede na tayong maging shareholder ng iba't ibang companies na ito sa pamamagitan ng UITF or mutual fund. So, kung gusto naman natin na individual tayong maging shareholder ng mga kumpanya na yan, ay kailangan natin magkaroon ng muna ng broker na international para makabili tayo ng mga share ng mga companies na to. Pero sa ngayon, dahil nga 1,000 pa lang yung kaya natin na initial investment, so dito muna tayo sa GCash, G-Invest, at for as low as 1,000, pwede tayo mag-initial investment at saka pwede ding mag-additional investment for as low as 1,000. So, kung meron kang 2,000, 5,000, pwede din naman. Depende po yun sa iyo, sa iyong investment, kung paano ka mag-invest, at depende kung gaano kalaki yung i-invest mo sa investment fund na ito. So, ganun lang po. Tapos, pwede nating makita. For example, gusto mong mag-buy, i-click mo lang itong buy. Tapos yan, makikita mo dito, magta-type ka ng amount. So, sa ngayon, hindi ako magbabuy kasi 47 lang yung laman ng aking GCash balance. So, mababawas siya sa iyong GCash balance. And kapag nag-buy ka, ang standard order niya is, processing order niya is 4 days, 4 business days after order placement. So, ibig sabihin, kung nag-place ka ng order ngayon, after 4 business days pa siya papasok sa iyong G-Invest account. So, itry naman natin yung sell, ganun din. For example, magsisell tayo, so meron akong 1,000 amount. So, i-enter ko lang dito yung kung magkano yung i-withdraw ko or yung isi-sell ko or yung ibebenta natin. And dito naman ang nakalagay, standard order processing time is 7 days after order placement. Ibig sabihin kung mag-sell ako ngayon, after 7 days pa or 7 business days pa bago siya makapasok sa ating GCash balance. So ganun po yung pinagkaiba ng buy at saka sell order. So, sa ngayon po ay ito muna, nasa 1,000 lang muna. Pwede natin yung dagdagan anytime as long as meron tayong GCash balance at meron tayong internet of course kasi hindi gumagana yung GCash kapag wala kang data. So, ayan, sa ngayon, 1,000 pa nga lang. So, dagdagan natin yan para mas lumaki pa yung ating investment. Kung ibang investment naman po yung gusto nyo, okay lang din basta i-check nyo lang po dito yung mga details sa mga investment na papasukin mo. So, kailangan nga, tulad ng sabi ko, kailangan alam mo yung investment na papasukin mo bago ka maglagay ng pera dito. So, sa ngayon kasi, yung technology funds, technology companies ay booming siya. Kaya dito ako naglagay muna ng initial 1,000. So, yun lang po. Sana ay nakatulong ang video na ito dahil kahit nga tayo ay ordinaryong Pilipino lang, ay pwede tayo makapag-invest sa iba't ibang companies abroad. So, pwede din sa mga companies dito sa Pilipinas, gagawan ko na lang siya ng ibang videos or ng separate videos para sa local companies, para sa
equity funds lang ng Pilipinas, ng mga companies dito sa Pilipinas. So, gagawin ko ng separate video. So, kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button and bell notification button para sa mga ibang investment and updates ay ma-notify ka. So, yun lang po for this video. Hanggang sa next video. Thank you. Bye-bye!